So, good afternoon guys, no? So, ngayong hapon, nandito tayo sa Manila Bay, sa may Dolomite Sand Banda. So, inagaan natin, nakitang-kita natin na busy-busy yung mga tao. So, Sabado, pero overtime, no? Siyempre tao, kailangan din mag-income. Matindi yung pangangailangan, lalo na ngayon, pandemic. So, dito tayo nakatayo sa footbridge, ano? Yung sagdanan tayo banda. So, itong footbridge. So, yun, yung mga worker, ang contractor natin na hindi naman na tumitigil sa pag ayos, ano, pag repair nitong ating Manila Bay. Yung activity nila ngayon, yung concrete stopper na yan, ay inaayos nila. Sinira nila dati yan kasi dinaanan siguro ng mga heavy equipment nila. Pero sa ngayon, re-repair na nila. Pati yung drainage system. Bako, no? Pero siyempre, ang safety ng tayo, importante yan. Income nga tayo kung may kuko na matanggal dyan. Apektado ang pamilya. So yung dagat ay maliwalas, medyo may ulap, may namumuong itim na ulap. So, nanganganib na umulan, wala pa naman akong payong. So, sana hindi muna umulan. So kung ganun ay yung area na to ay pang finishing touches na kasi sinara na nila yung stopper. Ibig sabihin wala nang dadaan na heavy equipment dyan. Siguro nga ang kulang na lang sa kanila ay yung backfilling. Actually backfilling na lang talagang kulang dyan. So yun, inayos nila yung pagkatali sa mixer. Actually, hindi, okay lang naman yung bako ang ipang buhat, pero dapat yung belt, inayos naman nila. So basta na lang binuhat, na nandun pa yung motor, di nasira yung motor, ang mixer. So ramdam ko rin guys, no, kasi ako nasa construction, pero hindi naman ako sa ganyang trabaho, ako ay sa inspection. Pero ramdam ko yung hirap din, hirap kumita ng pera talaga. So tulad niyang jackhammer na yan. So maano din sa katawan niya kasi ang vibration ng jackhammer matindi yan.
So kung medyo mahina-hina ang katawan mo, may iindahin ka mamayang gabi niyan. So pinaka madali na trabaho diyan actually yung backhoe, ano. Kasi nasa machine siya, ano. Pero itong mga worker talaga guys, ramdam kong pagod, ang hirap niyan. Hirap talaga kumita ng pera. May mga umakyat, gaganda. Yan. Sige, gala ka mo mga Inday. Enjoy-enjoy lang. So ang wish you guys, dapat itong buwan, itong taon na to ay matapos na, ano, ng Dolomite na ito. Magandang kalalabasan ito, promise. Pang world class ito, ang beach na ito. Yung view lang, kasi talagang ginagiit ko yung tubig guys, hindi pa talaga safe yan. Kahit yung DNR, nagsasabi dyan na mataas pa yung coliform bacteria niyan. Ito naman kasing dagat guys, understood naman yan na yung tubig sa dito sa buong Kamaynilaan, saan pa mapupunta yan, babagsak yan sa dagat. So understood yan. So kumbaga lahat ng dumi dyan nandyan sa dagat. So kaya hindi pa safe talaga yan. Maganda lang siguro yung view, pero yung tubig hindi. Kaya ngayong mga exit point ay ginawa nila, nilayo nila, ano. Kaya yung mga pipe, mga tubo na yan, doon na yun sa gitna, bubuga. Pero dapat kasi guys, may mga ano sila, wastewater treatment. Or kahit ibang ko, no? hindi, wala din ako experience sa ganyan, pero kung ako lang pag anuhin, dapat bago mo pakawalan sa tubig sa dagat yung mga tubig sa Manila ay dapat ma-treatment na yan. So kumbaga safe na siya kasi ang dagat diyan kumukuha ng isda. So marumi ang dagat, paano na? So marumi rin yung mga isda. Kaya minsan yung may nagtitinda na tilapia dyan ay alangan akong bumili. Kasi naisip ko baka galing dito. Kasi wala naman problema siguro sa iba, pero sa akin lang, pag naisip ko na yung dumi ng Manila ay yung kinakain din ng mga tilapia, so na parang hindi ko makain. Pero safe din naman, daming namimingwit. Sa mga episode ko guys, ay maraming namimingwit. Safe naman, ano, kahit sila kumakain. Pero siyempre, may kanya-kanya tayo ng ano, sikmura, kanya-kanya ng pananaw, ano. So break time, yung iba kita ko nakaupo, meron pa natatrabaho, siguro ito'y pakyawan. Yung iba naman ay break time. Actually ang oras ay alas 3 pa lang, ano. So ang ulap may namumuo na konti na paulap na itim. So akyat tayo sa taas guys para makita nyo ang another view, ano.
So dito sa taas ay marami rin yung nagsiselfie-selfie, nagpo-post-post, ano. So dito